Jackiro. Ayun na nga. Zoning Gaming para dito sa side ng Boom ID, and the burst damage is real para sa kanila. Macro Fire, Poison Nova, Echo Slama Jama sa hapon. Sa, ano pa bang hahanapin mo, Miss Aki? For sure, may mapapatay at may mapapatay ang mga yan sa Clash. Kailangan dito ng Mineski ng isang pang-anti-clashing moves, kaya sila pumili ng Rubik's Cube. Pero wag mong babaliwalain ang visage ni Ice Ice Ice. Huwag mong babaliwalain si Ice 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 mismo. Oo. Kasi po, yun ako. That's it. Wala nang kailangan sabihin pa. Kasi ayan yung offlane na si Ice Ice Ice, yung offlane visage na hindi kailangan protektahan. Siya pa yung nangunguna sa farm, Aki. Imbis na yung mid lane, yung carry ng Mineski nangunguna sa farm, ang nangunguna sa farm ng Mineski laging si Ice Ice Ice. Kaya nako, feeling ko mapapadami na naman ang magbibisage sa pubs. Kasi yung mai-inspire. Mai-inspire. Yung visage niya, yung mga familiars yung pumapatay, bestie. Yung sabi Lord nga natin eh, my family is the most important persons in my life. In thank you. Sabi most, nga ni Janina San Miguel. Most important persons in my life. Ang galing mo man naman talaga. My family. Persons, imbis na yes. People, mga kaibigan. Ganun talaga. Sabi ni Janina San Miguel. At ayun nga, back. So, kailangan dito ng Boom ID is yung makakahuli pang hold sa pack na ito. Mahold na mahold yung pack dito, pero kasi sabi ng lalaban yung Mineski dito sa firepower. Meron silang super silence dito. So for sure, kapag na-silence itong Earthshaker dito gamit yung Night Stalker, eh mawawalan agad doon ng skill at yung firepower ng pack, kaya niya makipag-right clickan, mga kaibigan. Tapos isang easy burst, yung Bloodseeker madali lang din ma-burst yan, yung Earthshaker tsaka yung Venomancer tsaka yung Jackiro, malalambot yung mga yan. Wala silang medyo makunat-kunat. At for sure, itong Mineski, they will go for the magic resistance item, the Hood of Defiance. Sasama mo pa yung aura na binibigay ng Rubik, yung kanyang magic resistance skill na aura. Third skill ata yun. Mamaya makikita natin, yes, mga kaibigan. So for sure, lalaban sila dito sa girahan, maring Aki. Ayun na nga. Very well said. At naghihintay na lang tayo ng last pick. Sino ba nga sa tingin mo last pick ng Mineski? Ang last pick ang hinihintay ng Mineski dito ay isang carry role. Actually, ako sa tingin ko, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Hey, maghihintay tayo 20 seconds. Maghihintay pa tayo 20 seconds bago mo masabi. Ayan. Hintay tayo 20 seconds. At sa tingin ko, sabi ko na nga ba? Sabi ko na rin, Luna. Luna Moonfang. Ang galing. Oo. Ang galing namin mga huli ni Manji. La Luna Sangre. At gusto ko lang i-remind yung lahat ng ating viewers, yun sa mga hindi nakanood ng mga past game, sa huwag niyong kalimutang i-follow at i-subscribe. Subscribe lang ba yung makanood ng past bots sa Twitch? Sa Twitch. Ayan na. Mag-subscribe kayo sa channel ng Mineski TV para mapanood nyo. Yung mga walang kuryente dyan, mga walang kuryente dyan kahapon, mag-subscribe kayo sa amin para mapanood nyo yung mga past bots. At kung wala naman silang pera, maring Aki, yes, simple lang naman. Saan sa YouTube. youtube.com/MineskiTV. Ilalagay namin diyan yung replay ng mga VODs. Pero ang advantage ng sa Twitch, makikita yung mga usapan natin ganito. Uh-oh. Yung mga bago mag-start. Yung sa MineskiTV kasi, start agad ng laban yung pinapakita. Pero ito check muna natin yung lineup ng both teams. Mineski aiming, yes, for the Luna Moonfang. So in terms of late game, gigera sila dito, and ang ganda ng banda-banda skills ni Luna dito. Makikipaggeran sila. Boom ID Invoker, Sureball, AOE Gaming talaga ang gusto ng Boom ID. Yung mga heroes nila, yung mga heroes na huwag kang tumapak dito, heroes. Yes. Meron silang bola-bola, Charon Cometa. Meron silang mga fidget spinner. Fidget spinner, macro firing, Poison Nova Bilya. Huwag kang tumapak dito, gaming, yung gusto mangyari ng Boom ID. Pero medyo maasim itong, nagigets niya naman, di ba? Invoker ang last pick ng Boom ID dito. Dada lineup ng Boom ID. Ha? Pero feeling ko, iba'y galawan ng Mineski. Oo, kasi parang nag-Rubik sila eh. Sino nag-Rubik? Hindi ko rin nakita eh. So ang nag-Luna si Mushi. Si Nana. Ito ba? Mamaya.
Mamaya, 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 pakilala mamaya, natin. Mamaya, titignan natin yan. At steady lang kayo dyan, mga kabarangay. So, shout out sa mga bagong bandwagon fans, mga kaibigan, ng Mineski. Shout out. Kasi biglang nag-boom biglang eh. Biglang ang daming fans. Parang dati, sobrang daming haters. Parang, na biglang dumami yung fans. Ganun naman talaga. Parang ako lang yan. Kung kanino manalo, doon ako. Ka. So, sino ka dito sa mananalo? Kung sino ang manalo. Okay. Added na, we are heading into the real game. You are watching the game 1 of Mineski versus Boom ID, and let's have a short hero recap, Manjin. Pakilala natin mga kaibigan sa side ng Mineski. Sino to si K Direct? Si Rubik. Si Jabs. Si Jabs. Si Jabs, mga kaibigan ng Rubik dito, si Ninja Boogie, ay si Ice. Itong Bisachi Mushi ano ne, ang Laluna Sangre, si Ninja Boogie ang Night Stalker at si tropa nating Nana ang Pak. Pakilala mo yung kabila mi sang. Yes, and si Kes. Wow, Kes cute for the Jakiro. In your dreams gonna be the Invoker and Saint Lucas. That Logitech. Talagang may Logitech pa. As the Venomancer and Dreamocell for the Bloodseeker. And of course, Jokam as the Earthshaker. Twitch.tv/MineskiTV. Shoutout sa ating 531 Yapping. Million viewers. 500 million na lang. Malapit na tayo sa 1,000 million, Miss Aki. Yes, magandang gabi sa inyong lahat. At don't forget to have your dinners. Oh, kain-kain na habang nanunood kayo sa amin. Kami nga pala ang inyong monkey combination. A-A-U-U-A-A. Nag-gets yes, mo. At ito na. Uy, wow! Grabe naman. Ang ganda ng mga bounty. Bounty fresh. Fresh na fresh. Pero mukhang tablado lang mga kaibigan. Ay, hindi. Hindi. Nakuha lahat. Ng bounty. Goes Mineski. To Mineski. So, early gold lead para dito sa Mineski, mga kaibigan. And look, si Mr. Ice, offlane baba, mga kaibigan. Grabe yung mga Grabe block mga na blocking. Alam mo, kailangan mag-ingat ng Mineski dito sa Pitas Jutsu, ha? Kasi they have the amoy ng Bloodseeker. Plus, they have the Sunstrike, ang kapangyarihan ng araw ng Global. Invoker. For sure, kapag may namumula dyan at maaamoy ng Bloodseeker. Amoy ng papa ng invoker yan. Isa Sunstrike niya lang sa mukha. There's the harassment dito sa bottom lane. Yep, saktuhang 2-for-1 situation dito. Dahil nandito ang Jakiro at ang Venomancer against the Ice Visage. Mabubuhay naman si Ice dito kasi maganda yung pinili niyang lane, which is sa baba. So for sure, dahil dalawa yung kakampi niya dito, hindi makakapag-pull yung kalaban niya sa baba. Nag-TP pala dito si Jakiro, and there's the lift, and mukhang nga makakakuha si ng first blood, pero hindi. He's safe. Maganda yung fissure ng Earthshaker, sure na sure ang fissure, mga kaibigan, habang nasa mid lane. Oh si my goodness, anong nangyayari dito? Uy, grabe naman, Illusory Orb, Fairy Firing, isa pa, uy, grabe, umabot sa dulo. Pero napasobra. Pero I think he's still going to catch the invoker, pero hindi na Miss Aki. Hindi na siya. Alam mo maganda, direct maganda i-wish, maganda makita to mamaya ang ano, ha, sa tingin ko dito magaganap ang maraming gera sa mid lane pack versus the invoker, kasi si In Your Dream sobrang magaling, sabihin na natin in layman's term, magaling siya mag-computer, at si Mr. Nana magaling din siya mag-computer. Ang ibig sabihin ko magaling mag-computer, magaling sa mga pindutan, mabilisang pindutan ng hero, kasi may mga type ng hero na medyo boring na hero. For example, si Raid King, isa lang yung pinipindot. Si In Your Dream, tsaka si Nana magaling sa maraming So, the lift again, and one more hit para sa Jakiro. Fadeball sa mukha. First blood goes to Mr. Jabs, and Boom ID underestimating the damage from the Luna and the Rubik. At tandaan mo, merong third skill na tinatawag yung Luna. Yes, yung Luna Blessing. Yung may dagdag damage. Tama ako direct, di ba? Yes, tama. May dagdag damage. And ito na nga, mukhang may balak. Oy, yun and na. There's the fissure. Goodbye. At natrap. Natrap si Uncle Mo. What will you do? Yan. Pero nag-farm yung Bloodseeker. Ang ganda dito. Ng pata. Whoa, ang ganda ng patalon. Uy, ang galing. Isa pang normal, mga kaibigan. Grabe. Ang ganda ng patalon. Ang pagkakamali. Ang pagkakamali ng Boom ID, hinarangan nga nung Earthshaker yung Luna. Pero yung Earthshaker, hindi naman siya makaka-normal. Totoo. Hinarangan. Tama, hinarangan. Para lang nang nilagay sa panganib yung mga kabaro niya. Oo. Kumbaga, hinarangan niya yung sarili niya. Tapos yung Bloodseeker, hindi naman normal. Nag-farm. Yes. Joke ko, Lord. Ayun nga yung hirap sa melee hero. Kasi, Yappy.
dalawa yung range sa hero doon eh. So magiging free hit lang talaga sila. Tama. Tsaka yun din yung crucial bilang Earthshaker eh, kasi hindi mo alam kung harang ka lang ba o normal ka. Another kill dito sa baba. Namatay sino? Ayun na nga, Venomancer taking down Ice. Medyo hindi natin nakita yon pero ayun na nga, kalungkutan. Hindi natin nakita, pero feeling ko lumaban lang si Ice doon. Makakapag-farm pa rin si Ice dito, yes, no? Kasi kasi nasa baba siya. So, yung creep ilibre yung pupunta sa kanya kasi pag nasa Radiant side ka, mas pabor na pupunta yung creep sa'yo sa baba. Kahit na may tore, Ice yan, makapag-farm talaga. Very well said. And first two kills goes to support ng Mineski at maaga-agang item ito para sa mga supports at pero teka lang, mukhang may plano, may balak ang mga tropa dito. Shoutout kay Natsunisan, isa sa ating mga laging nanonood. Yes, at ito na nga, pinakita ng ating direct ang KDA, pero another, they will try to catch ice, pero not enough damage. Not enough damage, mga kaibigan. At ayan yung Grave Clipper's Cloak, mga kaibigan. Mayroon yan, kumbaga parang ano yan eh, semi-damage reduction yan eh, sa mga kalaban, bestie. So kaya huwag ka nalang magulat kapag medyo makunat-kunat yung visage niya. May isang kill ang back na hindi ata natin nakita. Hindi natin nakita. Oh, pero okay lang yan, sino yung nakapatay niya, Miss Aki? Of course, yung Invoker. Nakong napapalaban si In Your Dreams dito kaya Mr. Nana. Ibang galawan nito ni Nana. Oo, siyempre. Nana sa sugat. Napakababoy. Ay, nako, mga kaibigan. Umasa na kayo na dadami pa yan. And ito na nga. Here's Jack Hero. So, ang ginagawa nila dito, Earthshaker. Pinoprotektahan nila si In Your Dream, no? Kasi alam nilang yung power din ni In Your Dream. Mukhang nakahanap si In Your Dream ng katapat. Kasi kahapon, medyo pinupugo-pugo niya si Coco At hindi din talaga pwedeng pabayaan ng mid lane. Nako, pero delikado to. Yes, goodbye si Lob. Lucent B, mga kaibigan. Normal. Ali, yup to go. Pero mukhang walang stun follow-up. 3-4-1 situation. Na, lumipad, void. This is another goodbye. Kill for Mineski. And Ninja Boogie takes that kill. Yup, at ang unang gabi, Maring Aki, ay mukhang maganda sa side ng Mineski. Tandaan mo, tuwing sasapit ang dilim, maghahasik na ng lagim si Night Stalker. At tinan mo, kaya kasi night kasi sa gabi. Basic nga naman talaga. Pero ayun, Bloodseeker goes down sa kamay ng, naku, mahirap to. Kapag ang Luna maaga-agang nakapag-farm at alam natin yung Luna, hindi siya makakalapit agad. Pero kasi sa galawan ni Mushi, alam niya kung kailan papasok at alam niya kung kailan hindi papasok. Protektado siya ng Rubik's Cube. Mukhang may balak dito. Ang boom, ang ganda ng harang! Ang ganda ng harang ni Sandy Lucas dito, mga kaibigan. Hindi nakapasok si Mr. Ice. Nandito na ang kanyang backup, pero mabubuhay ba siya? Hindi siya mabubuhay. Kinancel yung TV kasi it's too late. It's too late to start pretending. But in the mid lane, in your dreams, panaginip lang kita. Another kill! Grabe, ang ganda ng backupan. Boy, backup. Pero I think he will go down dahil si Ninja Boogie, may tears of joy. Ay, ang ganda ng deny niya dito. Nagpa-deny sa creep. Raindrop. Raindrop. Drop top. Tears of joy yung tawag ko dun. Tears of joy yung tawag ko dun. Pero sinabi ni Direk Raindrop, tama naman si Direk. So, eto, 5-2, mga kaibigan. Tinan mo yung last hits and denies. Last hits and denies. 56-413 ang back dito. And there's the lift again. Fissure! Ganda na Fissure dito, mga kaibigan. Venomous Gale connecting to Mr. Luna. May eclipse ang Luna dito, mga Babi Dila. Luna Sangre, umiwas ang Boom ID sa kapahamakan dahil alam nila na gelo sila. Pero si Mushi dito, nag-aabang. Kakaibang Luna to, ha? From behind. Tingnan natin. Kumaw sa Tore. Walang mana ang Venomancer. La Luna Sangre! Pero mapapatay siya. He's safe and sound. Kasalanan nung Fissure, Maring Aki, kung bakit hindi tumama yung Sunstrike. Misplace after misplace from Boom ID. What is happening? Kanina pa medyo na nagiging bait yung Fissure ng Earthshaker. Oo, bestie. What is happening? Ang mundo? Sinubukan ng Earthshaker, harangan niya si Mushi para ma-atake siya ng Tore. Pero na-misplace niya yung Fissure. Dahil doon, hindi pa tumama yung Sunstrike, nabuhay pa si Mushi, Junko Lord. And meron din kasing Magic Wand si Uncle Mo. So, most probably,
kakaligtas din siya sa Sakuna. Pero sayang yung ano sad style. Oh, nakatayo! Standing ovation! Nag-standing ovation! Dream Coil! Naku! Tumayo! Hindi, naku, buhay ba to? Buhay ba to? Ang ganda naman ng Ghost, mga kaibigan na buhay pa. Pero sa kabilang side naku, ng mapa. Medyo ginagank lang ginagank dito si Ice. Pero hindi sa sobrang paggank nila kay Ice, medyo napapabayaan nila yung ibang lane. Correct kasi ka nagpo-focus sila kay Ice. Correct what ka dyan. Is happening? Correct ka dyan, maring Aki. Ang problema dyan, sa lineup ng Mineski ngayon, wala kang pwedeng baliwalain yep. na player. Pero totoo, kahit mapugo ng mapugo yan si Ice, makaka-farm at makaka-farm yan. So both towers sa bottom lane ng Dire ng Sentinel ng Radiant side ay nawala na at yes. yung sa mid lane ng Dire side nawala na din. And I think lamang dito ang Mineski in terms of map kasi yung sa baba kapag yung Visage dahil nabasag na yung Torre sa baba yung Visage makakapag pre-farm na kapag yes. hindi tinuloy-tuloy ng Boom ID yung aggression na pwede nilang gawin sa baba na, at mukhang hindi nila pwede yun gawin kasi kailangan nilang patayin itong si Mushi sa top lane kasi baka lumakas pa itong Laluna Sangre na to yes. at wala talaga silang pwedeng pabayaan dito at kitang-kita natin direct pwede bang makita yung level hero levels ng mga hero kasi kitang-kita natin na yung level gap ng pack grabe. At ng invoker. Level. Kaka level 8 lang niyan. Ng invoker? Oo. Grabe. Ganyan ka ba mag-invoker? Oo, siyempre. Oo, siyempre. Yung invoker ko, Sunstrike, Meteor lang ang ano, combo. Sure hit. Oo, pero oo. Sure hit. Pero tingnan mo ha, iba to si... Usually si In Your Dream kapag mga ganito, Hand of Midas Lords na to. Pero ngayon, nakahanap talaga ng... nahirapan ang kuya ninyo. Direk, patingin na po ng network ulit. Maraming salamat. Thank you at so much, Haring. Direk Zen. Si Direk Zen, the one and only talent manager ng Mineski TV. Secret lang yun. Secretly, the talent manager, mga kaibigan. 7-3 ang ating score. Mineski using their shrine. Siya, tinan mo, eto na. Eto yung maganda sa isang Visage. Kahit wala siya sa gera, pwede sumama hulog. Yung... mga familiars niya yes, na super stun. The most important persons ayun, in my pinalipad. Life. There's the setup, super stun. Oh, ang ganda. Luna Sangre Eclipse, ang mga eclipse, kaibigan. Ang ganda ng Eclipse na ginawa doon ni Uncle Mushi and Mineski taking down two heroes dito sa Boom ID. At medyo nakita mo kalungkutan PH. Din. And ito pa, ay, isa pang nahuli si Kes Cute. Ang cute-cute mo talaga. Grabe naman talaga. Sa sobrang cute mo, tiniris ka ni Mushi, mga kaibigan. Tingnan mo yung combo, maring Aki. Magawa nga natin sa pub game. Pagka telekinesis ng Rubik's Cube, biglang nag-stun yung mga familiars. Walang kamintis-mintis. Gino-go na naman dito si, Mister, Yellow. Ice. Grabe yung grave shield. Buhay na buhay pa din. Super grave chill mga kaibigan. Eto na, stay in the trees. At meron siyang teleport. Pwede siyang makaalis dito. Pero hindi siya nagte-teleport. Buhay na buhay. Buhay, live and alive. At grabe yung third skill dito mga kaibigan. Ang ganda ng ginawa ni Ice. As expected. As expected. From Ice. And... the Gravekeeper's Cloak, mga yeah. Babi D, angkun at level 4 agad, Miss Aking. Ngayon, marunong na tayo mag-visage. Pero ako kasi, feeling ko ang hindi ko matututo ng hero eh. Yung may mga ginagay, may mga controlled units. Mga kinokontrol. Oh, lipo, Diyos ko, sumasakit ang ulo ko dyan. Dadating tayo dyan. Oh. Kung may mga ibang hero nga, lumalakas na tayo. Yung mga ganyan pa kaya. Ay, and meron ditong... Balak at si Ninja Boogie dito ay mag-isa. Ay, tinan mo, pang-scouting pa yung mga familiars, mga kaibigan. Void, pinag-normal ng mga pamilya, real family, pero lumipat si Ninja Boogie. Walang nahuli yung Ice Fissure dito. May nahuling 99.99% of germs. At buhay na buhay ang mga pamilyar, mga Babi D, Stoneform. Aabangan pa ba nila to? Mukhang hindi na. Isang enchant totem lang, nawala ang mga family. Hindi, nagsamo ng bago ata si okay. Yano. Oh, nagsamo na ata ng bago si Mr. Visage. Kasi alam ko, invulnerable yung mga pamilyar kapag naka... Ah, hindi na ba? Hindi na ba? Sabi dati yun. Sorry. Tao lang tayo. Thank you, Direk, sa yes, pag-correct. Mag-isa na naman dito yung Venomancer. And
Nag-scan pa, nahuli naku, pa. Nahuli alam pa. Alam na nandyan tumitipi siya. Tumitipi na! Tumitipi out, pero na-canceled by na Ninja Boogie with the Dream Coil and the Fade Bolt. Venomancer will go down. Grabe. Ito na nga yung sinasabi natin na, ano, mag-ingat din sila. Sila din dapat mag-ingat sa mga pick. Sa mga pick-off. Oo, at naku, makakaisa pa. Uy, mukhang makakaisa pa si Ice-Ice dito, Ice, mga kaibigan. Saan ka pupunta? Tumitipi na! Tipi, pero isang hit ka lang. Ay, naku. Buhay pa. Buhay pa, kinulang, boy. Kinulang sa vitamina. Kinulang sa vitamins, mga kaibigan. 11 is 2-3, but still, look at the net worth, mga Bobby D. Mushi and Nana leading yung dalawang course nila. Si Ice-Ice medyo nasa baba, pero... I don't know, hindi mo pwedeng baliwalain yung ganyang klaseng hero dahil kahit wala naman siyang farm, kasama siya sa clash gamit yung kanyang mga familiars. Yes, we and are very family. Well said. And kawawang kawawa dito yung invoker kasi medyo mahirap siya, pang-apat siya sa net worth. Ah, oo. Kawawa nga si In Your Dreams dito. I think yung Boom ID, asa sila sa late game dito. Pero knowing Mineski ngayon, alam na nila kung kailan tatapusin ang laban. Hindi na sila yung dating Mineski na tumutunog ang pambansang kanta. Hindi natin nakita yun. And another kill support yun, for Jobs. Grabe, kanina pa siya with the... ano na yung streak niya? Dominating na. Dominating streak. Dominating for a support. Yappy. Diyos ko, Lord. Hindi rin pwedeng magpadogi-dogi ang Mineski dito dahil meron na ding Uy, pero nawala si Jokam dito, mga kaibigan. Hindi ko sana na meron ng Echo Slam. But still, ang Earthshaker. Correct yes, ka dyan. Yes, and another kill na naman for Mineski by taking down bola technique, mga kaibigan. Ito na nga, Invoker delikado. Face shift para sa pack dito, mga Bobby. Tingnan natin makakawala ba. Dagger out para sa pack. Meron na rapture siya dito. Will he go for it? Hindi na. At yung Boom ID, nakapitas sila ng isa, pero nakapitas ng dalawa dito ang side ng Mineski. Yung pack, go pa rin. Illusory or Warning Rip. Mamba out. Mamba out para sa pack, mga kaibigan. But still, the damage has been done, Maring Aki. Plague Wards ba yung nakuha dito ni ano? Kaya naman pala nagtataka kung ang daming wards. Plague ang swerte. Tinapatan nila yung Plague Wards Jutsu. Ang galing. Nakuha niya yung Plague Wards ng Venomancer. At saka tingnan mo, maganda pa nakuha niya yung Plague Wards kasi aesthetically speaking, kulay green yung Rubik's Cube. Kulay green kulay din yung Plague green. Parang skill niya na lang din. Yabby. At ayun ang mga analysis mo. At ayun nga, first kill for Ice by killing... taking down the Venomancer. Ay, naku, Maring Aki. Kahit pugong-pugo si Ice-Ice, may palag. May palag. Hindi naman siya ganun kapugo. Actually, medyo nahirapan lang siya mag-farm dahil kung tingnan mo, Maring Aki, 15 to 4. 11 ang kalamangan na Mineski dito, bestie. 11. Yeah, at 1-3, actually. 6,000 gold lead na ang Mineski dito at medyo nakita ko na lead tago na Diyos ko, Lord. Very kailangan nila ng maganda-gandang tactics dito para medyo ang plano nila, tama ka dyan, Maring Aki, which I think yung plano nila dito go for the pick-offs. Pero ang nangyayari, sila yung napipitas. Ang ganda kasi sana nung early game na pwedeng gawin ng Invoker and Bloodseeker. Rapture, yung ano yun nga, mamumula, then go for the Sunstrike kung mabubuhay na. Yes. Pero kasi yung top lane nila, medyo umawit, dalawang beses, naka-kill ata dito si Mr. Mushi. Hindi ko alam kung si Mushi or yung, basta yung mga kampi niya, yung 3-on-3 sa top lane. Lumamang dito yung Mineski. Iniwan nila yung Bloodseeker. And yung Bloodseeker sa umpisa, wala naman niyang pantakas eh. O sige, meron siyang sustainability ng right click. Pero kapag na-super slow siya, na-lucent beam, na-telekinesis sa mukha, Diyos ko, patay talaga agad siya. And hindi din siya ganun kakunat sa umpisa. Yes, darkness is activated. Ninja Boogie Fateball. Chasing... Ang ganda dito ng Earthshaker. Ice. Pero hindi, there's the lift and the grabe Earthshaker si... will go down and meron pa ditong natitira. Si Venomancer. Naiwan si Venomancer. Plague Wards pero they na will naman. Not chase down that Venomancer. Plague Wards na naman ang nakuha, Maring Aki. And maganda talaga yung kuha ng Plague Wards ng Rubik dahil Rubik yes. In-type hero siya. Pwede nilang ipang push. Yappy ballers. At mas marami siyang mana kaysa sa Venomancer. Pwede niya i-spam yung kanyang Plague Wards. Maring Aki, mas madami siyang malalagay na Plague Wards. Yes, Diyos you are correct and correct. And nakita natin yung item kanina ng pack, Veil of Discord.
And a Blink Dagger. Blink and Dagger. For the Luna, oh, Shadow Blade naman para sa Bloodseeker. Seeker. And yung Luna naman is medyo malapit na sa kanyang Mantas style. Mantas styles. At dahil chinek mo na nga rin yung mga items, maring Aki, kung nakikita mo yung item ngayon ni Mr. Visage, Hand of Midas, yes, plus Medallion. Sulit na sulit, bawing-bawi na yan kahit 1-3 yung score niya. Dahil Hand of Midas, anytime soon, magkakaroon na ng maraming item yan. Kahit pugong-pugo ka, naka-Hand of Midas ka pa rin. Parang ang galing. Parang ikaw parang lang, ako lang parang ikaw mag-visage lang talaga mag-visage. Kung nag-visage ka. Pero hindi ako nag-visage. Oo nga. At ayan mga kaibigan, tinan mo, lalong lalambot yung side ng Boom ID. Wala silang makunat dito, maring Aki. Ah. Yes. Lalong lalambot yung mga yan. May medallion pa. So yung Night Stalker dito, sulit na sulit yung kanyang pag-gank, mga Babi D. Yeah, and I think kailangan nilang gawin ng Boom ID dito. I-stall nila yung game. Makakuha sila ng isang magandang Echo Slam, isang magandang Poison Nova, Macrofire sa Clash. Kasi ang nangyayari, lagi silang pinuprutas gaming. Ang ibig sabihin ko ng prutas gaming, lagi silang napipitas. Yes, kasi that's it. Medyo naghihiwa-hiwalay sila. Junko Lord, Manta Styles for Mr. Mushi Mushi Anone. Luna getting his Manta style. Yappy Ballers, tama ka dyan. Medyo maganda-ganda ng pang-push to. Solar, nga. Tapos may kasama pang pwede pang-familiar. Pwede na silang mag-push at the end ito ng maaga-aga. And ayun na. I think Mineski will go for a rush. Tama ka dyan, maring Aki. Dahil alam nilang enough na ang damage niya. Kasi, natatamaan ba ng Lunar Blessing yung mga familiars, Direk? Yung Lunar Blessing ba pasok sa familiar yan? Wala, okay. Pero alam mo, maganda rin dito, no? Ngayon ko lang napansin, no? Maring Aki. Kapag nag-eclipse kasi, yung Luna, gagabi. So, sobrang gandang combo niyan kay Night Stalker. Kasi may, bukod sa may gabi ka pa, pag umaga, tas nag-eclipse, may parang onting gabi ka dun sa duration ng eclipse. Another kill for Ninja Boogie by taking down the Jackie Ron. There's the Dream Coil. Juice ko, Lord. Walang ginamit shrine na mga ultis dito. Hahabulin pa nila dito. Meron pa silang Eclipse, ha? And Moon with a mega kill streak. Oh, Juice wow. ko, Lord. Si Ninja Boogie dito. Ni-rapture, mga kaibigan, naglabas ng Millennium. Ay, hinarangan ng Plague Wards. Grabe naman yun. At nakanakaw pa ng Sunstrike Jutsu dito. Hinahabol na yung pa. Medyo mahuli. Ay, hindi. Naka-Ghost Walk. Ghostwalk Jutsu, and ayun, tingnan mo, the next item para sa Night Stalker, maring Aki, Hood of Defiance to negate the magic damage coming out from Boom ID. Yes, and ito na nga ang sinasabi natin na Luna taking down the middle second tower ng middle lane ng Boom ID, and anytime soon, pwede na nilang tapusin to kahit diretsuhin na nila to, pero tama ka dyan. Alam din kasi ng Mineski kung kailan nila dapat natapusin. Pero kasi siguro iniisip nila, kayang-kaya pa nilang pumalag. Kayang-kaya pa nga talaga. They will go for this tier 1 tower dito sa bottom lane. Tama ka dyan. Tsaka, pansinin mo ha, mayroon ka ng third skill ng Rubik's Cube. Mayroon ka pang Hood of Defiance coming in from the Night Stalker. Sulit na yung magic resistance nyo. Paano, halos lahat ng side ng Boom ID, magic. Isa lang yung normal damage nila. Invoken. I think there will be a clash dito sa bottom lane anytime soon. And smoke dito para sa dalawang team. Ayun ang Dream Coil sa dalawa. Plus and the Sun. Eclipse! Beautiful! And Mushi getting a double kill. And Echo Slam, Majama sa hapon. Walang nagawa ng onte, mga kaibigan. Pak, ay mawawala na kami-hami-ha. Meron pang Aegis. Aegis has been popped. Tama ka dyan, maring Aki, at mula sa gilid dito medyo si Joka. Medyo delikado dito yung Rubik. Dino-normal yung pero Rubik. Yung patay pa din yung Rubik, mga kaibigan. Galing sa totem na rapture dito si Balanar. Hinahabol nila, mga kaibigan. Mula sa gilid nandito si Ice. 2-2, dagger in para sa Earthshaker. My goodness. Pinag-normal, mga kaibigan, ng mga paniki at kung ano man yan. Pero namumula dito. We are fighting Dreamers. Naghahabol dito si Bloodseeker. Tornado. Goodbye, Silog. Para kay Ice. Oy! Kami-hami wave! Oy, mga pamilyar! Yung mga pamilyar direct! Ang galing. Ang ganda. As expected from Ice. Baby, oh. Grabe yun, maring Aki. Biruin mo, deads ka na. Nakapatay ka pa. Yes, ang galing. Ewan ko ba. The Familiars. Ikaw ba naniniwala kang ang pamilya ang ano
Ang pinakahuli mong pupuntahan kapag walang wala ka na. Totoo. At totoo parang yan. Ginawa ni Ice nung wala na siya, boom, pumunta siya, sa kanyang mga pamilya. Tama ka dyan. Diyos ko yun. Sinasabi mo dyan. Alam mo, pwede pang magandang clash yun na kasi may nanalo ang Mineski. Actually, medyo tablad, medyo ang gulo eh. Ang gulo rin ng clash eh. Hindi natin alam, pero ang nangyari parang puro support yung nawala sa Boom ID. Tapos sa Mineski, nawala yung mga cores nila, which is Boma Labs Productions. Actually, ang gulo ng skirmish talaga na yun na walang mga masyadong focus fire. So, I think ang kailangan gawin ng Boom ID dito, mag-reset sila ng Echo Slam. Ganda kasi ng Echo Slam din eh. So, yes, ayun na nga. And very well said. 23-4-7 in favor of Mineski. And in terms of net worth, leading talaga ang Luna with 14,500 yes, gold. Tingnan natin ang net worth, oh. Oo, bestie. Maraming utang dito yung mga taga-Indonesia. Nako. Kailangan nila magbayad. All in all, 16,000 gold lead. Tama ka dyan. Ang Mineski. Kasi sobrang inalagaan sa top yung Luna. Kahit mapugo yung Visage sa baba. Tama, diba? Oo. Kasi yun naman yung nakapag-form eh. Tsaka si ano din, si Nana din, hindi... Yung laning pace, actually, ang maganda sa Mineski ngayon, yung laning pace nila, ang ganda. Walang egul. Walang egul sa laning pace nila. Lahat ng, kung sino man yung nasa lane nila, mapasmushi, mapanana, mapa-ice. Eh, laging lumalamang sa mga recent games nila. So, I think, abangan na talaga to. Parang mapapa, sa tingin, alam mo, feeling ko, kailangan mo na mag-renew ng passport. Maring aki, alam mo, lilipad yung team Mineski sa... Romania. Hindi pa naman expired ang passport. Hindi pa ba expired? Pwede. Nako, ako pala yung kailangan. Isama nyo na ako sa Romania. Pero wala. Alam mo, pwede pa yan magdagdag. Pag yung ano na yan, kapag yung Visage na yan, nagdagdag ng Aghanims. Pwede maging tatlo. Pwede mag-ampon ng isa pang family. Diyos ko, Lord. Sabi ni SSSS, ang daming SSSCCC nito na puring-puri mo daw kasi si In Your Dream. Hindi, magaling kasi naman talaga si In Your Dream, bestie. So, wag muna nating i-underestimate ang damage dito ng Boom ID kasi pwede sila makabawi. And there's the Dream Coil and Darkness activated. No, pero nakita nila and the Bloodseeker will go down. Telekinesis, mga kaibigan, nakakuha ng Fissure dito. Gumawa sila ng letter V. Ang ganda naman ng mga harangan. Grabe naman yun. Ang daming letter V dito na lumalabas. Inuuna nila yung mga pamilya. We are family. Pero grabe, stone form. Grabe, bola, Graham ball, sit down. But still, Bloodseeker goes down sa kamay na Mineski. At ayun, sa kabilang banda, maring aki, Echo Slama dyan masahabon. At medyo na delikado dito si Uncle Mushi. Pero he will still survive. Nawala pa ang Earthshaker. Buhay na siya buhay. Siya nawala. Inekos lang niya yung Luna. Pero siya pa rin yung nawala. And Mineski taking down the tier 3 tower ng Boom ID dito. Ang ganda ng ginawa ng Mineski. Nag-focus lang sila sa towers. Tama. At ang saklap ng pangyayari na yun, well, by the way, Mineski taking the shrine, ang saklap ng pangyayari na yun, kasi kitang-kita mo, yung Invoker in the top lane, ginamit niya yung Deafening Blast, yung Meteorite, Deafening Blast, tsaka yung kung ano man yung skill niya sa taas, nung nag-Echo Slama Jama sa hapon yung Earthshaker, wala nang follow up. Galing sa Invoker. Yes, and nasa gip pa rin nila si Uncle Mu doon. And kita natin yung bilis ng pagbasag ng Luna. At ito na nga, another clash dito. At ito na nakaw, mga kaibigan, ang Millennium Eye. Nagkakalagayan mga Fissure dito. Uy, na-block yung Invoker. Na-block yung Invoker. Tama ka dyan. Silent though, Yul. Favorite item ni Fissure Juice. Macro Pie na wala ang mga puno. Kamehameha. Uncle Mu. Eclipse. Yes. Taking down the Invoker. Tama ka dyan. The total eclipse of the heart. Mula dito kay Uncle Mu. Diyos ko, Lord, maring aki. What is the plan para sa Boom ID? Yes. And medyo mahihirapan sila mag-defend dito with Luna kasi sobrang bilis yung mga fidget spinner ng Luna, di ba? Paikot-ikot lang. Kung banda rito, banda roon, bestie.
At ayan, tingnan mo, ito rin, ayan mabilis na din mo. Ah, so tatlo na yung familiars na. Oh. So I guess, ay, alam mo kung anong tawag dyan sa tatlong yan. Names na, ano na. Three Musketeers. Three Musketeers. The Three Musketeers. Ang tatlong, alam mo na, kung sino yung tatlong yan. And ayun ang gan. Mineski successfully taking down the middle barracks of Boom ID, and medyo delicates na dito ang Boom ID kasi wala na silang magagawa. And look at the item of the Luna, maring Aki. Grabe, Lincoln Spear, Eagle Song, Manta Styles. Alam niya na wala siyang mobility, naggawa siya ng protective na protection item, which is the Lincoln. Yung Manta, pwede rin siyang makapag-dodgeballs. Hindi pa siya nag-aim ng masyadong damage item dahil nga meron naman siyang Lunar Blessing. Why not? Tama yes, ka naman talaga good dyan. Good item choice for the Luna. Ay, knock you. At may nakahula kung sino yung Three Musketeers sa chat. Aki, Manjin, and Wolf. Oh, ayan, kami ang Three Musketeers ng Mineski TV. Na gumagawa ng camp, mga kaibigan. Sa forest. Oo. Kapag kami magkakalaro. Oo. Masyado naman ngayon. So, eto na nga. 26 to 7, 30 minutes in. Anong ratio natin dyan, Maring Aki? 30, almost 30 minutes na tayo. 25,000 gold lead. Ang ganda. So, ang yaman. 26 plus 7, 33. So, parang wala pang isang minuto nakakakill yung nakita, mga tao sa laban nakita natin. Nakita dito ang Earthshaker pero nakapag-blink out siya. Force tap. And Ninja Boogit still be chasing sure the Earthshaker pero buhay yung Blood Rite. Tama ka dyan. Ayun na, nabuo yes, na yung pangarap ng Luna. Butterfly for Mushi. Ang ganda. Aki, naniniwala ka bang it's the new era? It's the new yes, era it's ng the new kumbaga Mineski 2.0. Sabi ng Mineski, we don't like Kang Kong anymore. We don't want Kang Kong, sabi nila. Iba na ang gusto ng Mineski. Ano na? Gusto na nila ng ano ba masarap na pagkain. We like dessert. We don't dessert like Kang Kong. Tingnan mo ngayon pa lang yung Blink Dagger ng Invo. Nako. Surabi. Surabi. Ito na nga. Ano ibig sabihin ng Surabi? Surabi. Ano? Basura. Ah, grabe ka naman. One-on-one kayo nung invoker. Ay, ayoko na. pero mga, alam mo. Lalaban na lang daw ang invoker dito, mga kaibigan. Medyo nakahuli pa. Anong ginagawa mo dyan? Tumatambay naku, ka. Nakahuli pa. Tumatambay. Kanta ng Sponge Cola. Yes, and Dagon para sa pack. Earthshaker will go down again. We don't want Kang Kong, sabi yes na ng Mineski. Ayaw na nila ng Kang Kong, sawang-sawa na sila. I think, ito na yung deciding clash na kung sinong manalo dito sa clash na to is taking the first game dito. Best of three to, maring Aki. Na, almost 30,000 gold lead and medyo malapit-lapit na. Ayun na nga ang sinasabi natin. Mushi securing the Aegis of the Immortal. Plus and, the Queso. Yes, and Visage taking the Queso. Queso. At ayan na Dream Coil, mga kaibigan ng Venomancer. Four stop para sa kanya. Boom, sabog. Bilis. Parang papel. Parang paper. Chewables. Parang paper. At pwedeng harapan lang dito ng Luna yan. At mag-aim lang sa mga tower. Alam mo, lugi sila eh. Tignan mo talaga, pinapasok. Pinapasok, walang pakialam sa mundo. At ayun yung Graham Ball, sit down, yes. Macro Fire, sinalulang ng Luna. Walang pakialam, Miss Aki, yung Luna dito, si Uncle Mo. Kinakalabit nyo ba ako, sabi ni Uncle Mo. Kinakalabit nyo ako. Why are you tickling me? English yun, maring Aki. Yappy. Biruin mo yan. Pero ito na nga, mga kaibigan. Luna, Laluluna, Sangre. Yes, at yung mga familiars, no? Oo, pero ayun, mukhang magkakaroon ng class defining blast dito. Mamamatay agad ang Venomancer. Actually, Earthshaker pala yun. Aegis has been popped dito. May Aegis ka naman talaga siya. Ang daming ice. Ang dami ng ice. May ice na nga na player. Naglalagay pa sila ng mga ice pot, ice wall dito. Jakiro goes down as well. Illusory Orb, wala na pakialam si Uncle Mo. Uncle Mo, bounce pass, fidget spinner. I don't yes, like Kang Kong. This is a GG call for Boom ID and Mineski taking down the first game nito, and you are watching the Star Ladders Invitational. Yes, and this is just the first game. Number one. Yes, and a very beautiful as expected. So, yung mga haters ng Mineski dyan, ano na tayo? Bandwagon Lords na. It's time to lalabas na bandwagon. It's time to make the status fan ako ng Mineski since September 13,
2017. Nang 8 PM. Nang 8 PM. At ayun na, thank you sa lahat ng 739 million viewers. Dyan lang kayo dahil may game to pa.